go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating presidente Executive Order number 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong 20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way, unahin natin. Kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And then, pagdating ng panahon, natapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to kababayan natin, tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. At kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. At una sa ating mga balita, pagdedeklara sa taong 2020 bilang Year of Filipino Health Workers, isinusulong ng Department of Health na turang panukala suportado ni Senator Bongo bilang pagkilala sa sipag at sakripisyo ng ating mga medical frontliner ay isinulong ng Department of Health na ideklara bilang Year of Filipino Health Workers ang taong 2020 na sinang-ayuna naman ni Senate Committee Chair on Health and Demography, Senator Bongo. Sa isang pahayag ay sinabi ng senator na mahalagang bigyan diin palagi ang kahalagahan ng tungkuling ginagampanan ng mga healthcare workers nang sa gayon po ay patuloy din matugunan ang pamahalaan ng kanilang mga pangangailangan. Dagdag pa niya ang pinakamabuting paraan ng pagpapakita ng suporta sa mga ito ay ang pakikiisa sa mga otoridad at pagsunod sa guidelines. Ko pinapaliwanag ng Senate Committee on Energy sa mataas na singil ng kuryente sa public hearing na ginanap sa Senado kahapon ay nagbigay ng opening statement si Senador Bongo kung saan matapang niyang sinabi na huwag palampasin kung may maling nangyari sa computation ng singil sa kuryente. Anya, hindi dapat inuuna ang kita sa kapakanan ng mga consumer lalo pat patuloy na kumakaharap ang bansa sa banta ng COVID-19. Hinimok rin niya ang mga kapwa senador at government agencies na siguruhing nasusunod na maayos sa mga batas ukol sa energy distribution, consumption at collection para hindi na maulit ang nasabing bill shock. Narito ang bahagi ng kanyang naging pahayag. Ngunit dapat pangalagaan ang interes at kapakanan ng mga ordinaryo Pilipino lalo na ngayon sa hirap ng mga tao dahil sa krisis na dulot ng COVID-19. Ang importante na siguro na tama at patas ang aplikasyon ito para hindi dumutong sa pinapasan ng ating mga kababayan. Bahagi ng naging payag ni Senador Bongo. Sinabi naman ni ERC Chairperson Agnes De Vanadera na umabot na sa 47,000 complaints ang nakarating sa kanilang tanggapan laban sa iba't ibang distribution utilities sa electric at electric cooperatives. Nagdagdag na rin umano sila ng mga personnel na tutugon sa mga reklamo ng mga kababayan natin. Humingi naman ng paumanhin si Meralco CEO Ray Espinosa sa naging kalituhan ng mga consumer ukol sa mataas na singil ng kuryente. Una nating makakasama sa ating public briefing ang kauna-unahang babaeng Solicitor General, naging DOJ Secretary at ngayon ay Chairperson ng Energy Regulatory Commission, si Attorney Agnes De Vanadera. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Welcome po. Good morning, Secretary Andanar. Good morning, Yusek Rocky. At Chairperson, sa iba nating guests. Chairperson, marami po ang mga kababayan natin na umaaray sa mataas na singil sa kuryente at hinikayat po ng mga senador ang Energy Regulatory Commission na imbestigahan at pag-aralang mabuti ang issue na ito. Ano po ang update dito, ma'am? Well, kasama sa umaaray,
ay ang inyong lingkod. At kasama rin sa umanay, ang chairman ng Committee on Energy, si Senator Win Cacalian, na kahapon nga ang ginawa niya, ipinakita niya yung kanyang bills. At kami naman ay tuwang-tuwa dahil si Senator Bongo nagbigay ng kanyang statement na talagang sinasabi niyang bigyan ng pansin ito. So katulad ng nabanggit nyo kanina, ang naghain ng reklamo sa Energy Regulatory Commission ay 47,000 na. Itong mga reklamong ito, lahat yung nag-text sa amin, yung nag-email, marami ang emails, tapos yung sa Facebook page ng ERC. So in other words, lahat man ng reklamo, hindi kinakailangang nasa nakasulat o dinala sa amin o physically pumunta sa ERC, pero lahat ito na hinaing ng ating mga kababayan ay pinagtutuunan namin ng pansin. Ngayon, bago pa ito nangyari, nag-issue na ang Energy Regulatory Commission ng mga advisories na kung saan parang tinutulungan na nga natin ang Meralco at para sa proteksyon at kapakanan ng ating mga consumers na ang bill ng during the ECQ period dapat ito ihiwalay sa regular bill. At totoo na may rules ang ERC na dapat ay estimate. Pero sinabi rin ng ERC sa aming advisory na dapat nakasaad doon, alin doon ang estimate. At ang pinagbabatayan nga niyan ay yung average ng past 3 months. Pero alam din naman natin na hindi nabago na yung tinatawag na load profile. Lahat na ay nasa opisina, may mga ay nasa bahay, may mga lugar na walang pumapasok dahil ipinagbawal na nga ang bahay. So, itong guidelines o advisory ay dapat tinalima ng hustong-husto ng mga distribution utilities kasama ang Meralco. At pag sinabi natin distribution utilities, hindi naman Meralco lang yon. Kasi yung mga electric cooperatives, distribution utility na rin yan. Yung mga ibang distribution utilities sa ibang lugar ay kasama dito sa aming advisory. Ngayon, nasasaad din naman na kailangan the moment magkaroon na ng meter reading, dapat i-correct. At saka sinabi rin naman ng ERC, huwag maniningil hanggang wala itong hanggang hindi lifted. So, doon sa mga series of advisories nabang sinabi at ipinag-utos ng ERC na June 15 ang kauna-unahang date PETSA na pwedeng pagbayarin ang mga tao sa installment doon sa mga bills covering the ECQ months. Alin-alin yon? March, April, and May. So sinabi natin, pag 200 kilowatt hour per month ang nakukonsumo, dapat ito ay babayaran in 6 equal monthly installments at ang unang installment ay papatak ng June 15. Doon naman sa regular bill, ito ay dapat ang una ay June 30. Huwag aagahan pa kesa doon. So ano nangyari? Katulad ng nalahad sa committee hearing kahapon ng Senado, pati yung hindi na kaintindihan ako ano yung klaseng bill ng Meralco. Yung estimated amount na padagdag doon sa may meter reading, yung mga nagsipagbayad kahit naman hindi sila dapat magbayad, hindi na na-deduct doon sa latest bills nila. So, lahat na shock. Kaya ang tawag, shock Meralco bill. Pero, may maganda namang nangyari at may kinalabasan. Dahil mismong ang presidente ng Meralco, si Attorney Ray Espinosa, ang nagsabi kung ano ang kanilang mga gagawin at ang isa dyan is sisiguraduhin niya na may mga corrective measures sila. So, ang sabi nga namin sa ERC, ipaliwanag niyo, Meralco, bakit nagkaganito? Kasi hindi ito
ang ating, ito na nga yung mga gusto nating hindi mangyari, kaya tayo, ang ERC ay nag-issue ng advisory. So, yon ang kinalabasan kahapon at nagbitiw ng salita ang Meralco na gagawin talaga nila yung corrective measures. So, of course, sabi nga titingnan natin nga kung gagawin. Pero sa ngayon, yung mga hindi natin maintindihan, pwede namang hindi yan bayaran. At ang commitment ng Meralco, hindi naman sila magpuputol hanggang September 30. So, by the time, corrected na yan. At i-refund nila yung sobrang nabayad. Ngayon pa lang, nagko-compute na sila. Yun yung maganda doon. Ma'am, magandang araw po, hi, Chairman. Rocky. Sinabi nyo nga po yung i-refund. Kasi sinabi rin po ng ERC na maglalabas po ng kautusan para po i-refund ng Meralco. At ilang pang distribution facilities, yung sobra pong singil na talaga naman po umaaray ang sakit sa bulsa. Kailan po mangyayari ito at ano po yung nakikita nyong paraan na gagawin to na hindi naman po talaga magpapahirap pa dun sa bulsa ng masang Pilipino na talaga naman pong hirap na dahil sa COVID-19? Well, una nga, hanggang bukas malalabas namin yung order. Kahapon naman nag-commit na ang ating Meralco, no less than the president, sinasabi naman nilang i-refund. Of course, ang sinabi ni Mr. ni Attorney Ray Espinosa magpapunta lang sa Meralco at bibigyan naman ng refund. Pero ang sabi nga namin, baka pwedeng yung iba bigyan ng option. Kunyari, i-credit future bills natin, yung ibang ayaw pumunta ron kasi pag pumunta ka naman sa Meralco, mahaba ang pila, diba? So, ang isa pang assurance nila, magdadagdag sila ng tao doon. Dahil habang pumipila ka, lalo kang kinakabahan, lalo kang nagagalit, lalo kang nagkakaroon ng mga agam-agam. So, hindi ito makakatulong sa ating mga kababayan. Kaya commitment nila, magdadagdag sila ng tao. At aayusin din nila ang online payments na walang bayad. Kasi may mga online payment platforms ang Meralco, pero may bayad. Yun yung pinag-uusapan na 47 pesos sa bawat pagbabayad. Di, dagdag na naman yan. So, ang sabi naman ng Meralco, pag bank to bank, wala namang bayad. So, yun yung aayusin nila, para hindi na tayo pumila doon para lang sa pagbabayad at i-refund nila. At kailangan corrected na yung bill. Kasi hanggang hindi dumarating yung bills na corrected, hindi naman tatanggapin niya ng banko eh. Hindi naman pwede sabihin sa banko na, Mr. Banko, ito lang ang tingin kong dapat bayaran namin, pero ito ang bill namin. Hindi yan tatanggapin. So yung mga bagay na yan, mga operations, operational issues, yan ang ginagawa. At naghihintay kami sa Meralco ng mga pamamaraan na kanilang ilalagay para sa ganun, hindi na mahirapan pa ang ating mga consumers. Attorney, panghuling mensahe din po sa ating mga kababayan. May nagpapatanong lang po. So paano po mangyayari maibabalik sa kanila yung mga nagbayad dun sa mga buwan na hindi naman sila dapat magbayad? Magiging malinaw po ba yung sistema nito kung paano i-refund ng Meralco yung mga sobrang naibayad? And then, kung Meralco lang daw po ba ang nagkaroon ng labis na singil ng kuryente, nito pong ipinatupad itong community quarantine, maski po dun sa mga ibang lugar, Chairman? Sa mga ibang lugar, meron din niya. Kasi ang ginawa ng ERC, may mga items dun sa ating bill, doon sa ating electric bill, no, na hindi namin pinababayaran. Kunyari, yung fit all na tinatawag, makikita naman nyo yan sa bill nyo. Yan, sabi namin, sa dalawang buwan, huwag babayaran. Tulong na ng pamahalaan yan eh. Yung ibang distribution utilities, naningil pa. So, siyempre, papahirap. Sinabi natin yung universal charge, environmental charge, huwag rin sisingilin sa buwan ng May. Naningil pa. So itong mga ito, mga violations yan ng mga ipinag-uutos ng ERC. At ang sabi nga namin,
Yan yung mga sinulatan namin, pinagpapaliwanag dahil may karampatang administrative sanctions. Hindi pwedeng sa ganito ba namang panahon, hindi ka patatalima sa ipinag-uutos na ito naman, pinag-uutos ng pamahalaan para sa kapakanan ng ating tao. So, hindi ko sinasabing huwag kayong magreklamo. Basta padala lang nyo sa ERC at yan naman ay inaaksyonan. Pinipilit namin ang agarang aksyon, pero sa 47,000 na ang tao doon sa servisyo na yon, sa department na yon, 48 lang. Siyempre, hindi natin, kahit na gusto nating agaran, kulang kami sa manpower, pero magkakaigi tayo. At tumutulong naman yung mga association sa atin, yung Filreca, PEPOA, yung mga yan, may usapan na kami paano kami magkakatulungan. At ang matinding sagot dito, dahil sila magkukwenta, siyempre, yung Meralco, kami magre-review. So, sa tanong na makaka-refund ba sila, pag hindi nag-refund ang distribution utilities, ang sabi nga lagot ka sa ERC. Maraming salamat po, Attorney Agnes de Varadera. Sa punto pong ito, mga kapalim natin, ang DOTR Undersecretary for Railways, Undersecretary Timothy John Batan. Magandang umaga po sa inyo, USEC. Magandang umaga po, Secretary Martin. Kahapon ay inanunsyo natin na itigil muna ang operasyon ng MRT3 dahil nagkaroon ng positive cases sa mga personnel dyan sa MRT3. Kumusta po ang kanilang kalagayan ngayon? Sa kasalukuyan, Secretary Martin, yung mga personnel natin na nag-positive ay naka-refer na, nandun na sa ating mga quarantine facilities. Nakahati-hati sila. Merong na sa Philippine Arena, merong na sa Phil Sports Arena, at meron ding na sa World Trade Center quarantine facility. So yung latest number natin, Sec. Martin, is as of yesterday at 12 noon, meron na tayong 198 na positive cases, 177 dyan ay mga depot personnel natin, at merong 16 na mga tauhan natin sa mga stations. Yung pag-akyat ng bilang na yan at yung pagkakaroon ng mga stations personnel na positive, ang nagujok na iakyat natin sa IATF yung issue ng continuing operations ng MRT3, at yan yung dahilan kung bakit naresolba na IATF kahapon na magkaroon ng temporary shutdown itong MRT3. Opo, USEC, marami pong nagtatanong kung anong gagawing contact tracing pa ng DOTR. Dahil marami pong nag-aalalang pasahero sa nag-positive po na ticket sellers at iba pong personnel. Kasi paano po yung gagawin natin dito? Sa kasalukuyan na ginagawa natin ay nakikipag-ugnayan tayo doon sa ating sa DOH kung ano yung pamamaraan upang mag-move forward sa contact tracing. Ito kasing data natin, meron tayong 15 na ticket sellers. 8 from North Avenue Station, 3 from Cubao Station, 2 from GMA Kamuning Station, at 1 from Quezon Avenue Station. So ang advice atin ng DOH is to announce. Kami ay naglalabas ng mga press statements at ng mga anunsyo upang yung ating mga pasahero na gumamit ng ticket sellers natin dito sa mga stasyon na to ay mag-obserba nung kanilang simptomas, at kung magkaroon ng simptomas ay pumunta sa kinuukulang health centers nila. Opo, USEC, naging usap-usapan rin po yung nangyari kahapon sa iba naman pong istasyon ng tren sa May EDSA dahil napakahaba daw po ng pila. Labis pong naging mahirap ito sa mga pag-uwi ng pasahero. Paano daw po yung pagpasok nila sa trabaho ang ating mga kababayan na sobra pong naapektuhan sa pangyayaring ito? Siyempre natatakot din naman po sila dun sa ang haba ng pila. Iniiwasan po natin kasi talaga yung pagkalat pa ng coronavirus, ng COVID-19. So, paano pong tulong na maibibigay ng DOTR dito po sa mga pasahero na talaga naman pong na gusto talaga magtrabaho pero gusto naman nilang makaiwas sa sakit?
Ang yung pag-suspend natin ng operations ng MRT3 mula ngayong araw na to, Martes hanggang sa Sabado, isa yan dun sa talagang measures na isinagawa natin para ma-address yung risk na magkaroon ng hawaan dun sa ating mga pasahero. Ngayon, anong ginawa natin? Karagdagan sa ginawa natin yan, tayo ay nakipag-ugnayan sa ating road sector, sa LTFRB at pati sa MMDA, upang magdagdag ng tinatawag natin ng mga augmentation buses dito sa ating MRT3. So sa kasalukuyan, meron tayong 90 buses na fixed dispatching schedule na every 3 minutes. Ibig sabihin, bawat 3 minuto ay merong umaalis na bus. Maliban dyan, dagdag pa doon sa 90 ay yung 190 na mga additional buses na itinalaga ng LTFRB para magserbisyo dito sa tinatawag nating EDSA busway, yung median lane, yung dedicated natin na median lane across along EDSA. So alam natin na itong suspension of operations natin ay kakailanganin ng augmentation o kakailanganin ng dati natin mga passengers ng sasakyan, at yan yung dahilan kung bakit nagtaas tayo nitong bilang ng mga bus na tumatahak ng EDSA upang meron namang malipatan yung ating mga maapektuhan ng mga pasahero. Yusek, linawin po natin para sa marami nating kababayan na nagtatanong, kailan po daw mag-resume itong operasyon ng MRT3, at mas maghihigpit din po ba tayo ng safety protocols pati na rin sa mga LRT? Ang resumption of operations po natin sa MRT3 ay itong darating na linggo. 5 araw po yung hiningi natin na suspension of operations. Ngunit maaari po na umiksi yan, maaari po mag-resume tayo ng operations earlier base po doon sa bilis at resulta po nung isinasagawa natin ngayon na RT-PCR swab testing sa lahat po ng empleyado ng MRT3. Ang ginagawa po kasi natin, as long as pagka meron na pong confirm na RT-PCR or swab testing ng mga empleyado, ginugrupo po natin yan, nagbubuo po tayo ng isang pool ng mga confirmed negative na personnel, at kapag naabot po natin yung minimum required na bilang ng mga personnel para po mag-resume ng operations sa MRT3, ay tayo po ay magre-resume ng operations. So sa kasalukuyan po, 5 araw, Martes po hanggang Sabado ang suspension of operations ng MRT3. Resumption po tayo sa Linggo, ngunit pinipilit po namin na kayaning makapag-resume po ng mas maaga. Opo. Yusek, may tanong po yung kasamahan natin sa RMN, si Angel. Ang tanong po niya ito, bakit po hindi muna isinailalim sa testing ang mga tauhan nila? Kung nagkaroon daw po ng testing, ay maiiwasan sana ang ganitong aberya. Ano po ang reaksyon niyo dito, Yusek? Isinailalim po natin ang ating mga tauhan sa testing at sumunod po tayo dun sa mga DOH protocols para po mag-resume ng operations noong June 1, noong umpisa po ng ating GCQ. Ito po kasing nangyari sa atin sa MRT3. Nag-umpisa po ito with a report from our maintenance service provider, yung Sumitomo po. Ni-report po nila sa atin na meron po silang identify na una po, nasa 15 lang po na mga affected po na COVID-19 positive cases. So base po dyan, tayo po ay nagsagawa ng contact tracing, umakyat po sa 25. At nung nasa 25 na po, 2 weeks ago, ay inakyat po natin yung situations, MRT3 sa ATF. Dahil po sa pag-akyat na yan, ay tayo po ay naabisuhan ng ATF na magsagawa po nung tinatawag natin na mass RT-PCR or swab testing, kung kaya po pinadaan natin lahat po ng empleyado natin ay dumadaan na po ngayon kasalukuyan sa RT-PCR swab testing. So dati po, ang protocols lang po ng DOH, kapag meron kang simptomas o kapag na-identify ka na primary contact ng isang positive case, tsaka lang po magsa-swab test. Ngayon po, nag-step up po tayo, kakibat nga po yung abiso ng IATF sa atin, na lahat po, with or without primary contact, with or without symptoms, tayo po ay nag-RT-PCR swab test. At siguro po mahalaga din i-highlight na... Ngayon naman ay makakapanayam natin si Yusek Brigido Dulay mula po sa Department of Foreign Affairs. Good morning po sa inyo, Yusek.
Good morning, Sec. Martin. Good morning, Yusek Rocky. It's good to see you again, sir. Dalawang consular offices po ang itinigil ang operasyon. Kamakailan lamang, ano po ang ginawang tugon ng inyong kagawaran dito? Ay, tama po kayo, Sec. Martin, sapagkat nagkaroon po ng COVID positive case doon po sa aming mga tao. Sa dalawang consular office lang naman po, no? Yung Asyana, ito po sa Bacapagal, at doon po sa Alabang. At kami naman po, we are happy to report, Sec. Martin, na yung pong Alabang namin is already operational today. Dahil lang tinapos lang po namin yung disinfection, nagkaroon po kami ng contact tracing, pero alam niyo naman po na kami po ay dapat laging open 24/7 na kung pwede. Dahil marami po tayong mga kababayan na humihingi po ng tulong sa atin. So, yung pong Alabang ay bukas na po. Yung naman pong Asyana ay magbubukas naman po bukas na. So, hindi po kami tumigil, Sec. Martin, yung 14 days. Wala na po yan. We are open as soon as we disinfect. And we have contact traced yung aming mga personnel. Nag-quarantine na po yung mga close contact. So, balik na po sa operasyon ang aming consular offices by tomorrow at the latest yung Asyana Bacapagal. Ayon po sa inyong tanggapan, as of July 6, 2020, mayroong 2,901 undergoing treatment tayo ng COVID-19 cases among Filipinos abroad. Kumusta po sila, Yusek, at anong assistance ang ibinibigay natin sa kanila? Yun naman po mga COVID-affected na OFWs natin, yun naman po ay sumusunod sa protocol ng bansa kung nasaan sila. So lahat po sila ay inaalagaan naman po ng kanya-kanyang bansa po kung nasaan po sila. Sabi ko nga po at lagi ko pong inuulit, Sec. Martin, na yung ating mga Pilipino, yan naman po ay treated for free. Libre po ang kanilang treatment sa abroad ng kanilang mga bansa. At dahil po na rin sa kanilang protocol, ay alam niyo po, hindi po natin pwedeng puntahan ito sa mga ospital. Sila po ay, kami po sa mga embassy at consulate ay nakikipag-ugnayan naman po doon sa mga health authorities ng bawat bansa para po malaman ang kalagayan. Minomonitor po namin yan everyday at sinisigurado po namin na dapat inaalagaan po yung ating mga kababayan. Opo, Yusek Dulay, napakalaki po talaga ng epekto ng COVID-19 sa ating mga OFWs. Kumusta na po yung repatriation efforts ng ginagawa ninyong opisina? Nadadagdagan po ba yung mga bilang ng mga OFWs na gusto na rin umuwi sa Pilipinas dahil na yung kanilang mga bansa na pinagtatrabahuan, alam naman po natin na talagang malaki rin ang epekto? Yusek Rocky, salamat sa tanong mo na yan. At inuulit ko lang sa mga kababayan natin na pangako po ni Presidente Duterte, pangako din po yan ni Secretary Locsin, na iuwi po kayong lahat. Lahat po ng gustong umuwi ay iuwi po namin. Kami lamang po ay humingi ng pawanhin sapagkat alam nyo naman po, meron po ngayon tayong itinilaga na limitasyon ng mga dumarating po na pasahero sapagkat na rin po doon gusto natin siguraduhin na yung pong ating mga COVID testing and quarantine facilities ay kaya pong tanggapin yung lahat po na umuwi. Pero ang maganda dito yung si Cracky, si Martin, ano? Marami na tayong naiuwi ngayon. Siguro nasa 60,000 na ngayon ang naiuwi natin. At yun naman mga iuwi natin dahil nagbukas na ang Terminal 3, bukas na ang Terminal 1 and 2. Dati pa, naglagay na ng mga quarantine and testing facilities dyan. Ay mas mabilis na ngayon ang pagpapauwi natin sa mga kababayan natin. Kami po sa DFA, tapos itong buwan na po na to, ano lang eh. Meron na po kaming siguro mga 8 na charter flights na ginawa para sa iuwi po yung ating mga kababayan. At meron na pong mga nakalinya po na marami na pong flights sa iba't ibang parte po ng mundo na kung saan po ito ay mga commercial flights naman po na pwede naman din po na pagsakyan ng ating mga kababayan at doon din po linalagay ng ating mga embassy at consulate yung kaya po natin iuwi ng mga kababayan natin. So ay inaasahan po namin na sa mga susunod na linggo ay mas marami po tayong maiuwi sa Pilipinas. Opo. Yusek, pagdating naman po dun sa programang pampinansyal, yung tulong po ng DOLE, AKAP, sa ating mga OFWs,
gaano na po yung natulungan natin na ating mga OFWs at saka ano pa po yung ibang tulong na ibinibigay ng ating pamahalaan dito po sa mga apektadong OFWs dahil pa rin sa COVID-19? Alam mo, yung si Cracky, yan naman ay hawak kasi ng dole yan. Ano? So yung mga figures yan nasa dole, pero ang sigurado dyan ay meron namang programa na kalatag ang ating pamahalaan para sa kanila. At sa totoo lang, humingi pa nga si Secretary Bellion ng additional funding ano para dyan sa Dole ACAP program na yan. So meron pa tayong OWA na tumutulong pagbalik nila dito, kasama po sila ng Department of Foreign Affairs para po tugunan yung mga pangangailangan ng ating mga OFW. At dyan naman po sa OWA, meron din po sila tinatawag na National Reintegration Program. Ibig sabihin po, yung mga kababayan natin na nawalan po ng trabaho, ay ibabalik na po sa ating lipunan. Dito na po sila mananatili at tutulungan po sila na makabangon at makaangat po ulit dito sa Pilipinas. Panghuling mensahe po para sa mga manonood, Yusek. Sec Martin, hindi ko nakuha yung tanong mo. Ano pong inyong mensahe para sa ating mga manonood, Yusek? Ay, ano lang po, gusto ko lang po sabihin na hindi po natin nakakalimutan ang ating mga overseas Filipino workers. Yan po ay pinangako po yan ng ating Pangulo at yan po ay ginagawa po ng Department of Foreign Affairs. 24/7 po kami operational. Lahat po ng mga Pilipino na nasa abroad at kailangan po natin iuwi. Iuwi po namin kayo, pangako po namin yan. Kaya lang po, humingi lang po kami ng konting pasensya at dispensa. At sana po maiuwi namin kayo sa madaling panahon. Sinusubukan po namin lahat para maiuwi po kayong lahat. So ano lang po, relax na po muna kayo at inaayos po namin. At pangako po yan, iuwi po namin kayo. Maraming salamat po sa inyong panahon, Yusek Dulay ng DFA. Mabuhay po kayo, sir. Samantala, kumustahin naman natin ang kasalukuyang kalagayan ng Filipino community sa United Arab Emirates. Makakapanayan po natin si Jay Celine Quintana mula po sa Embassy of the Philippines dyan po sa Abu Dhabi, UAE. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Ambassador? Magandang araw po sa Ambassador, ano-ano po ang mga health and safety protocols sa UAE? Gaano kahigpit ang pagpapatupad dito? Magandang araw po sa inyo, Sec. Please go ahead, Ambassador. Tupad ang pamahalaan ng UAE para po mapigilan ang pag-spread talaga ng COVID-19. At ito po ay talagang pinapatupad nila ng mahusay at very strictly. Ho. At tayo namang mga kababayan natin dito sa UAE ay talagang handang sumunod at talagang nag-iingat at sinusunod ang lahat ng mga patakaran ng pamahalaan. Opo. Ayon po sa ilang report, may higit daw pong 40,000 na recoveries dyan sa UAE at nung pong linggo, nakapagtala na mahigit na 600 na new COVID-19 cases. Kumusta na po yung sitwasyon ng ating mga kababayan dyan? Bumubuti na rin po at napapansin din po namin yan, itong mga national figures na ating nakikita ay hindi naman broken down into nationalities, pero nakikita namin sa ating pag-ugnayan ang naiitala natin na talagang marami talagang nakaka-recover sa ating mga kababayan. I would say 78%, which is reflective also of the national figure. I think 40,000 ang kanilang recoveries against 51,000 na na-infect. Hindi po nagkakalayo yung recoveries din po ng ating mga kababayan. Ambassador, usap-usapan pa rin itong announced broad government restructuring. Paano po ito makaka-apekto sa mga Pilipinong manggagawa at migrants dyan? So,
patuloy po ang pamahalaan ng UAE sa pagpapalakas ng kanilang response, no, sa COVID-19 spread, no? At kahit doon sa pagre-restructure, makikita po ninyo yon dahil gusto nila, very agile ang kanilang government, gusto nila, there are fresh ideas that can mitigate, no, the contagion. At very forward-looking po ang pamahalaang ito at nakikita nga doon sa mga ina-appoint nila sa pamahalaan. Opo. Ambassador, may tanong po yung ating mga kasamahan sa media dito sa Pilipinas mula po kay Hannah Sancho ng SMNI. Nagsasagawa po ng house-to-house COVID testing ang pamahalaan ng Abu Dhabi. Ilang mga Pinoy po ang nagpositibo at ano daw po yung ayuda na ibinigay ng Abu Dhabi government kung meron man po? At syempre po ang ating embahada ng Pilipinas. Very serious po kasi sila na magkaroon ng, ang kanilang aim is about all residents will be tested, no? They have a population of 9.6 million. And right now, ang kanilang na-test is about 3 million, which is already about 31% of the entire population. So nakakasama po yung mga expatriate doon sa tinetest nila. Tama po yun, nagbabahay-bahay po sila. At dahil yan, natetest nila, at libre po yung test na yon, no? Lalo na ngayon nagbabalik na sa trabaho ang mga tao, they want to make sure that na-test po itong mga bumabalik. Ano po ang ayuda? Ang embahada po ay lagi namang naka-monitor, no? Kung merong kailangan kaming itulong, ito po ay pinapaalam rin sa amin ng mga tao. Ano ba ang kanilang gustong itulong ng ating pamahalaan? Pagdating po doon sa COVID testing, yung pamahala ng UAE, kailangan talagang nagpapasalamat kami at ito ay ino-offer naman talaga sa lahat ng residente. We keep on saying 200 nationalities are represented in the United Arab Emirates and talagang pantay-pantay po ang pagtingin ng pamahala ng UAE. Bilang panghuli, mensahe niyo po sa mga Pilipinong naninirahan sa UAE. Ang aking lang pong mensahe sa ating mga kababayan ay magpatuloy po ng pag-iingat, lalong-lalo na ngayon na nagbubukas na ulit ang ating mga negosyo at bumabalik na ang lahat sa trabaho. Ay huwag nating kakalimutan ang mga protocols, mga health protocols na itinalaga. Patuloy na maging conscious sa pag-iingat. Maraming salamat po sa inyong panahon. Nawa po ay mas naliwanagan ang ating mga kababayan.